Ma'am Irish Joy, good Hello, afternoon Rocky. po. Buenas tardes, sir. Buenas tardes, Chabacano, usted. So, Ma'am Irish, malungkot yes. nga itong balita na ipinarating nyo sa amin. So, pumunta po kayo sa isang clinic para ipa-enlarge po ang inyong breast. Yes po, sir, idol. Anong pangalan actually, po ng clinic? Oh, sige, go actually, ahead, hindi po siya clinic, sir. Sa bahay lang po talaga siya. Bahay? Opo. Okay. Bahay pero doctor's office pa rin. Hindi po, sir. Hindi rin po ganun. As in, bahay lang po talaga siya, sir. Bahay lang talaga? Yes po. Bahay lang po talaga nila, sir. Doon lang po talaga ginawa yung proseso. Nagtiwala ako kasi nga, hindi ko naman din, syempre po, ginab ko po yung mura. Magkano po yung bayad, ma'am, doon sa pagpapalaki niyo sa inyong breast? Sa breast implant, pang tawag nito, Sherry? O breast enlargement. Augmentation, enlargement? Okay. Ano po, sir? Breast collagen injection po. Breast collagen injection. Ah, okay. Yes. So, it was not a surgery. So, hindi kailangan ng surgeon. Pag collagen injection, pwede sigurong nurse. Yun po yung pagkakaintindi nyo. Kasi injection na naman yun, nurse pwede na. Yun ang pagkakakala nyo. Pero sige, mamaya po, makipag-usap tayo sa isang eksperto para alamin yung mga proseso, yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ng isang nurse pagdating sa breast enlargement through tinatawag ngang collagen injection. Doc Nadal, magandang hapon po, Doc. Magandang hapon po, Sir Rafi. Naipadala na po namin sa inyo po yung picture before and after at saka po okay, yung itsura ngayon ng kanyang breast. Anong basa niyo po dito, Doc? Bakit nagkaganito? In-injection na daw po siya ng collagen. Pasyente po is nag-undergo po ng injection ng collagen daw. Opo. So, hindi pa specify kung what particular substance po yung in-inject. Based po sa mga similar cases po, ang usual na ginagamit nila ay mga pinunaw na kandila, petroleum jelly, mineral oil, baby oil, no? Pag po ito kasi inilagay natin sa loob ng katawan ng tao, particularly po sa kasong ito, sa breast, ay nagkakaroon po ng reaction yung mga tissue kasi hindi po ito medical grade. Ngayon, yung mga pasyenteng ito po, nagkakaroon po sila ng tinatawag na siliconoma or parapinoma. Okay. Yung reaction po ngayon ng katawan ng pasyente, yung mga tissues niya, namumula, minsan yung iba po dyan, nagsusugat na po. No? Ito po ay dahilan sa gustong ilabas po ng katawan ng tao, yung mga naiturok na iyon. So, ibig sabihin, nire-reject po. It's a foreign object na in-injection doon na hindi po tinatanggap ng katawan. Kaya gustong okay. i-reject. Yes, sir. Kaya po namamaga. Yes, sir. May mga tamang procedures naman po iyan. Itong mga pasyente po kasi natin ito ay ang common na dahilan nila kung bakit sila nagpapaturok ng ganyan po ay gusto nilang magpalaki ng breast or breast augmentation. May mga tamang procedures po kasi para po magawa iyon. Ma'am Irish Joy, sir. Ano pong substance daw po ang in-inject po sa inyong sir, breast? Sir, yun po ang wala po talaga akong idea, sir. Basta ang nakita ko lang nakalagay po siya sa isang transparent na bote. Kasi pero, na po, pwede na pong kandila. Oh, yun naman sa club, ano? Pwede na pong sir. Oil. Yun, wala po talaga akong idea, sir. Wala talaga akong idea. Okay. Ano po yung tama procedure, Doc? Breast augmentation po, no? Gumagamit po tayo dito talaga ng silicone implant. Aha. Hindi po ito itinuturok. Ito po ay ino-opera, binubuksan natin yung issue, yung sa suso, nilalagay natin sa tamang lugar yung implant. So, ibig sabihin, kailangan ng expertise ng surgeon pagdating po sa breast augmentation? Definitely po. Ano po, Sir Rafi, kailangan po ng specialista para po magawa ito ng tama. Sa kaso niya po, Doc, na nurse daw po ang nag-inject po ng kung anuman substance yun para lumaki yung kanyang breast, tama ho ba yun o may mali doon? Dapat hindi nurse, dapat doktor pa rin. Granting halimbawa, tamang substance ang kanyang in-inject. Hindi ko po masasagot yan. Hindi ko rin po alam kung totoong specialista yung nagbigay sa kanya. Ang masasabi ko lang po, base po sa kaso na nakita ko, ay nagkakaroon na po siya ng foreign body reaction.
mula po dun sa mga naiturok sa kanya. At dahil po doon, ang mga ganito pong kaso ay tinatanggal po natin yan, inokopera po natin yan, tinatanggal natin yung mga naiturok sa kanya. However, hindi po yan masasait kasi nagsisimula na pong masira yung mga tissues niya, kasama na po dun yung balat. Paano magamot ito ngayon, yung kanyang sitwasyon na na-infection po yung kanyang breast? Ano po yung treatment, course of treatment na she has to undergo? Sir Rafi, yung ganitong sitwasyon na meron si ma'am, number one, kailangan natin tanggalin yung mga naiturok po sa kanya. Okay. Maaari po itong mag-cause ng pagkatanggal ng kabuuan ng kanyang suso. So ibig sabihin, tatanggalin na po totally yung kanyang breast? Maaari po na umabot sa ganun, depende po sa extent nung yung mga itinurok sa kanya sa loob eh. Makikita po natin yan intraoperatively kung hanggang saan po yung mga naiturok sa kanya. Okay. Ngayon, yung ibang pasyente nga po, imbit na napaganda pa yung kanilang parte ng katawan, eh, lalo pang nawala. Ano po? Sa pagkakataong ito, ang kailangan po ni ma'am ay matanggal yung mga naiturok sa kanya. Okay. Doc, nininervyos na po si ma'am para mabawasan naman ng konti ang kanyang nervyos. Is it possible na madaan pa ito sa treatment, therapy na hindi kailangan tanggalin yung buong breast? Tanggalin lang po yung infection, tapos antibiotics at therapy, kung ano pa man pwedeng gawin, wag lang pong tanggalin yung the whole breast. Therapy, yung ganito po kasi mga sitwasyon at ganitong kaso, ito po kasi ipagtuturok ng mga foreign bodies sa iba't ibang lugar ng puso. Ngayon, ang mahirap po sa sitwasyon na ito ay kalat siya ng iba't ibang lugar. Ano po, hindi po yan isang lugar lang. Ay madadamay po talaga yung mga normal na natitirang tissues. Ano po yung prognosis nyo rito? Number one, kailangan po pong makita talaga yung extent ng injury ng pasyente para mabigyan po siya ng prognosis. Okay. Pero in general po, base po dun sa picture, eh, halos buong suso niya po pulang-pula na eh. Opo. No, may infection na. Kailangan po talagang matanggal na sa lalong madaling panahon siguro para hindi kumalat yung... Okay, sige po. So Doc, 50-50 na pwedeng madaan pa sa gamutan na hindi kailangan tanggalin yung buong breast niya, or pwedeng worst case scenario, tatanggalin yung breast niya? Oo. Depende po talaga kung hanggang saan yung extent ng mga naiturok sa kanya, kung gaano okay. Kadami. Kung hanggang saan parte ng suso niya na ilagay, ay doon lang po natin malalaman yon. Sige po, Doc. Pag-decided na po siya kung ano talagang dapat gawin, kami po ibabalik ulit sa inyo or dadalhin po namin siya sa inyo. Salamat po, Doc, sa inyong expert medical opinion. Dr. Ronald Nadal, Fellow Philippine Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeon. Sir, magandang hapon po, sir. Salamat po, Sir Rafi. Ma'am, Irish. Yes po. 50-50 raw po, ma'am. Pero kailangan po, let's do it quick. Agad-agad, as in, kung pwede po bukas, kailangan po ma-check po kayo ni doktor para ma-assess niya kung yan po pa pwede pang madaan sa gamutan, alisin lang yung foreign substance doon na na-inject sa inyo, alisin po yung mga nag-infect doon sa breast ninyo, and then siguro antibiotics at kung ano pang klaseng gamutan, or worst case scenario, kapag wala na, hindi na maagapan, alisin na lang lahat ng breast ninyo. Naintindihan niyo po yun? Hindi po alam. Hindi po ako makapaniwala kasi ganun po yung mga narinig ko. Yun po ay galing po sa isang dalubhasang doktor. Ma'am, I'm sorry ma'am, hindi galing sa akin yun. Galing po sa isang dalubhasang doktor yun. Yun ang salita. Specialista po siya sa plastic reconstructive and aesthetic surgeons po. Surgery. Nagtiwala. Paano niyo po nakilala itong si Joy Lapid Manzo, ma'am? Dati pong kakilala ko lang din, isang best ko lang po nakilala sa trabaho po. Eh, na-topic lang din po namin yung opinion kasi alam naman din ng iba na gustong-gusto na po dati pa. Siyempre, sir, hindi naman din maiwasan yung marami na rin pag may anak ka na po, marami ka na rin pagbabago sa sarili mo. Okay. May mga insecurities nang nararamdaman, kaya
yun po, naghangad po ako ng mga ganyan. Das yung pong, yung pong kaibigan niyo po na nag-refer sa inyo, nagpagawa din sa kanya, nag-under din po yung, na ganitong procedure sa kanya. Hindi po sir, yung ano niya lang daw po, yung kaibigan niya. Tapos kinuha ko lang po yung number. Sabi ko, pahingi naman ang number. Ma'am, ito yung bad news, mama. This is bad news. I'm sorry, but I have to tell you this. Anyway, regardless. Ang bad news po, itong si Joy Lapid Manzo na nagsabi sa inyong nurse siya, chinek na po namin sa PRC, Professional Regulation Commission. Wala po siya sa listahan bilang mga licensed nurse. Ibig sabihin, hindi po siya nurse. Siguro nga. Hindi po, talagang hindi po siya nurse. Confirm na po. Chinek po namin yung kanyang pangalan. Ano po yung dapat kong gawin? May habol po ba ang sakin niya sa nangyari sa akin? Ma'am, ito ma'am, kaya nga nakaready na po si Attorney Gary Tungol ng AXIS party list. Attorney Garrett. Yes, sir, Lapi. May recourse ba itong si Irish Joy legal-wise laban dito sa Peking nurse na si Joy Lapid Manzo? Yes. Sobrang dami po, Sir Rafi, no, dahil nakita natin na sobrang lala din ang nangyari sa kanya. Let's start po with the qualifications of the alleged nurse na gumawa niya. First off, Sir Rafi, no, fake yung pretense niya in order to enter into the transaction wherein magpapa-augment ang ating complainant. Mm-hmm. So that means meron po tayo dito estafa po agad by use of false pretenses or by pretending to have certain qualifications na ikaw ay doktor or nurse. Okay. Apparently, thanks to our excellent research team po, nalaman natin na mali yun. So, dun pa lang, clear cut po, meron na tayong estafa. Okay. Second, Sir Rafi, yung augmentation is practice of medicine yan. Under our Medical Act of around 1950s pa to na pass, Sir Rafi, kailangan po is board passer ka ng medicine before you practice medicine dito sa Pilipinas. Punishable po by law yan. And magiging illegal practice of medicine po ang second crime niya. Illegal practice of medicine, okay. Yes, sir. Punishable yun by 1 to 5 years. So, okay. Apart pa doon, Sir Rafi, no, yung result naman ng procedure na to is the third crime, which is reckless imprudence resulting into serious physical injuries. Oh. Kahit po sa ngayon, na hindi pa natin natatanggalan ng any... Kasi may possibility daw po, sabi ni Doc kanina, na matatanggal po yung breasts ni Madam. Mm-hmm. Kahit hindi po yung mangyari, serious physical injuries na po dahil may grabe na yung default na nangyari. So, apat na. Serious. Okay, stapa, illegal practice of medicine, reckless imprudence, and then serious physical injury. Atatlo, Sir Rafi, no? It's reckless imprudence resulting into serious physical injury. Ah, resulting to serious physical injury. So, tatlo lang. So, may tatlo po tayo doon. Second, pero bukod sa tatlong yun, Sir Rafi, no, what I would recommend talaga is that she claim damages para po dito sa nangyari sa kanya kasi it's very life-changing yung ginawa sa kanyang pangloloko. No? Serious deformity po talaga to, Sir Rafi, and our laws really dictates na kailangan bawiin sa kanya ng taong gumawa sa kanya to kasi kawawa naman si Kumpira. Eh paano kung walang pambayad ng tatagunay ito? Di papahunting lang natin, ipapawanted. Yes, sir. Yun nga po. Kung mahanap naman natin siya, I think naman very secure ako na makukulong agad to. So, hahaba lang ang kulong niya kung wala siyang pangbayad, Sir Rafi. Ilang taon ba itong pag pinagsama mo itong tatlo, approximately? At sa tingin ko, ito yung reckless imprudence resulting to serious physical injury. Ito, marami namin taon to. Kuwota na agad siya. Marami-rami po, Sir Rafi. Yun po yung isa sa pinakamataas, no? Dahil ang reckless imprudence ng isang crime, which is considered a grave crime, pwede po siyang prison correctional medium or 4 years po yan. 4 years? Okay. 4 years imprisonment, yun pa lang po, reckless imprudence pa lang yun. Ang illegal practice of medicine natin, if I remember correctly, is punishable by 1 to 5 years imprisonment. Pero knowing yung gravity po ng nangyari, and it's a practice na hindi lang siya diagnosis, eh, surgery po talaga yung ginawa niya. So baka 5 years po talaga ipataw dyan. Itong Joy Lapid, wala siyang ginawang surgery, kundi nag-inject lang siya ng foreign substance na kung ano man yon na siyang ikinasira ng breast ni ma'am. Yes, sir. Well, I would argue pa rin, no, for the sake of our complainant, na very invasive itong ginawa kasi injection po. Like you said po, injection siya ng foreign substance sa katawan, very dangerous siya. Tingin ko pwede pa rin i-5 years imprisonment ng ating mga korte to. Ayun. So, yung serious physical injury kasi, halimbawa, palayo lang ha, ma'am, huwag kayong kabahan agad mama. Paano kung life-changing at
forever na wala na siyang breast at tanggalin. Yes, sir. No, kaya po siya pumapasok sa tinatawag natin na reckless imprudence resulting into serious physical injuries. Kasi ang serious physical injuries po natin, kailangan may pagkatanggal or major deformity po sa katawan ng tao. I think pasok na po tayo dun. Okay. Ito yung sinasabi mo, 4 years? Yes, sir. Tama po. Or tama more? Po. Okay. Ngayon po yung estafa naman, medyo malala din po yan. Kasi if the ano, complainant wouldn't mind, magkano po kaya ang kanyang ginastos? 30,000 pesos. 30,000. So, ayun po, around 2 to 4 years din po yan sa Rafi na pwede natin ipatong. Kota na itong si Joy Lapid Manzo. Po, sa mga 10 years siguro, give or take. Around, give or take 10 years sa Rafi. No? Pero kung ako nga ang tatanungin, para sa akin, kulang pa din talaga yun. Yeah, but I really wish our complainant well. Sana hindi po worst case scenario. Okay, sige. Salamat, Tony Garrett, tungkol ng ACCIS Party List. Ma'am Irish. Yes, sir. Ayan po, meron po kayong recourse pagdating po sa batas natin at kayo po yung makapagsampa ng kaso laban sa kanya at makukulong po ito. Sure na po yan. Okay? Now, pagdasal na lang po natin, ma'am, na sana hindi po tayo doon sa worst case scenario na kung saan kailangan pong tanggalin na po yung buo, yung inyo pong breast. Ano po may tulong namin po sa inyo, ma'am? Pwede namin po kayo samahan kay doktor at ganito na lang po. Marami pong naawa sa inyo ng mga netizen. Sagutin ko na lang po yung surgery ninyo, yung pagpapagamot po ninyo, ma'am. Okay na po yan, ma'am. Huwag na kayo mag-alala. Lahat po, ma'am, from start to finish, hanggang sa kayo po'y gumaling, sasagutin ko po yan. Tanggap ko po yung pagpapali ko. Pero na, nangangulaw at nagtiwala sa tao po. Masgahan man po ako ng wala na po akong magagawa doon. Kasi wala sila sa katayuan ko. I don't think, ma'am, na kayo po ihusgahan at dapat husgahan. Kasi, ma'am, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo at one point in time in our life, tayo po nakapaggawa ng bad decision, bad judgment. Kasi po, hindi tayo perfect. In this case, bad judgment on your part, maybe. So, dapat maunawaan po yan ng mga netizens. At kitang-kita naman po yung inyong pong pagsisisi. Okay? So, maintindihan po yan ng mga netizens, I'm sure. Miss Joy, nakiusap ako sa'yo. Hindi na sana tayo hantong sa ganito. Sabi ko, kung pwede lang makipag-cooperate ka sa pagpapagamot ko. Kasi walang-wala na rin ako. Kung dati na solusyonan ko yung naging unang problema ko sa iyo, pero wala na eh. Isang taong higit na ako walang trabaho. Alam mo yun. Sinabi ko yan sa iyo, pero ang ginawa mo, parang ako pa yung inaano mo na yung balak ko yung may problema. Sorry kung umabot tayo sa ganito. Okay. Ma'am, bukod po doon sa pagpapagamot sa inyo, ako rin po yung gagastos para sa pag-file niyo po ng kaso laban sa kanya. Okay, ma'am. Litong-ito na po ako sa isang taon. Mahigit ko na itong magdadalawang taon ko itong dinadalas. Okay. Kaya ma'am, we have to do it quick. Agad-agad, papakonsulta kayo sa doktor. Kasi ma'am, ayoko bumagsak to sa depresyon. Itong nangyari sa inyo, I'm sure na talagang tulirong-tuliro na po kayo para hindi na po lumalayan. Pagamot na agad kita. Nagsasumikap ako na labanan, dinadasal ko. Kasi iniisip ko na lang kasalanan ko. Ma'am, hindi niyo po kasalanan to, ma'am. Kasalanan po ni Joy Lapid. Maybe you made
the wrong choice. Bad judgment, bad decision, nandun na tayo. Pero lahat naman po tayo, ma'am, nagkakamali eh. Kahit na sino sa atin, walang makapagsabi, perfect lahat ng decision nila. Okay. So wag niyo na pong dagdagan pa yung pagsisisi sa sarili ninyo, sinisisi yung sarili ninyo dito sa nangyari sa inyo, baka lalo lang pong lalala yung inyong sitwasyon. Okay, ma'am? Si mama rin talaga nagpustigis sa akin sa pinalumapit sa inyo. Ako sa takot na ako. Sa totoo lang, ayoko ng ganito. Ito pa, ma'am, gagawin ko, mama. Ma'am. Takot. Ma'am. I-refer ko rin po kayo sa isang psychiatrist kasi kailangan po yan kasi I'm sure may trauma po na nangyari sa inyo ngayon. Natutrauma po kayo. So para yung psychiatrist po, tutulungan kayo mawala po yung trauma sa inyo. Isasailalim ko kayo sa isang psychotherapy. If that's what it's called. Para po dun sa trauma. Okay, ma'am? Sige po. Ma'am, kung okay sa inyo, tomorrow po kukontakin namin si Dr. Nadal or kung meron po kayong preferred na doktor kahit saan hospital po sa kahit saan po hospital sa NCR. Sige po, ma'am, ako po mag-sponsor, okay? Sir, open, malaking utang na loob ko na sa inyo. Walang anuman po yan, ma'am. Don't worry about it, okay? Kahit hindi ko po alam kung anong maging resulta, pero tatanungin ko pa rin utang na loob to. Well, ma'am, dasal tayo, ma'am. Dasal tayo na sana hindi yung sa worst case scenario. Sana, ma'am, madaan pa yun sa... Araw-araw po yung pagdasal ko sa selfie. Opo. Takot na po ako. Takot na po ako. Bawat araw takot pa yung nararamdaman ko. Pero wala akong masabihan sa iyo. Kahiyan to. Alam ko kahiyan to. Pero ngayon, kaya po ako nag-decide na lumapit sa inyo, May Eric. Mas iniisip ko na lang po yung buhay ko kaysa kahihiyan. Survival itong ginawa niya, which is just right. May pili at panak pa din po umaasa tao. Okay, narinig yung mga netizen, sabi niya, titisi na lang niya yung kahiyan kaysa naman yung kanyang buhay. O nga naman, kahit sino silang tao, di bali na mapahiya ko basta't walang mangyari sa akin. Ma'am, okay na po yan. I'll make sure na you'll be taken care of ng isa pong espesyalista na maggagamot po sa inyo. Ngayon pa lamang, ma'am, kung meron kayo naisip na doktor o ospital, sabihin nyo lang po, kaming bahala, okay? Samahan nyo rin po ng pagdasal, ma'am. Sige po. Huwag nyo po ibabaw ang telepono, ma'am, ha? Salamat, sir. Opo, opo. Opo, walang anuman po. Huwag nyo po ibabaw ang telepono, kakausapin po kayo ni Odette para doon po sa tulong na ibibigay namin agad-agad, okay? Opo. Okay. Tama nga naman, oh. May netis na nagsabi, life-threatening. Tama po kayo, that's life-threatening. Sabi na mismo ni Doc kanina, that's life-threatening. Kapag hindi agad-agad na matanggal yung mga infeksyon na nangyayari ngayon sa kanyang breast, that is life-threatening. Kaya nga sabi niya, di bali malagay lang siya kahiyan kaysa naman yung buhay niya ay natitreaten at may mangyari pang pinaka-worst. Okay? Ma'am, we'll pray for you, okay? Sige po, ma'am. Walang anuman po, ma'am. Thank you po, ma'am. At least, ma'am, sa paglantad niyong ito, meron po tayong natutunan lahat. Marami po mga kababaihan ngayon na nanonood. Meron po silang tutunan dito. I'm sure. Okay. Nananawagan po ako sa lahat ng mga netizens. Please stop bashing Ma'am Joy, bagkus dapat ipagdasal po ninyo siya. Masakit po yun na biktima na po siya tapos ibabash niyo po. Sana wag naman po. Sana maawa naman po kayo. Okay? Ito po, ipakiusap po lang po sa mga netizens, sa mga would-be bashers. Kung meron man dyan, please, wag. Maawa po kayo sa kanya. Sana po, wag kayo malagay sa kanyang sitwasyon. At wala pong perfect sa atin. Remember, ginawa tayo ng Diyos na isang imperfectong mga nilalang. Okay? So, tulad sinabi kanina, lahat tayo
at one point in our life, o kung hindi pa kayo nagkakamali, kapapanganak nyo lang kahapon, magkakamali kayo. Hindi lang minsan, maraming beses, magkakaroon kayo ng mga bad decisions, bad judgment. At isa na ito sa mga nagawa ni ma'am marahil. At pinagsisihan niya ng labis, nakita niya naman, iyak siya ng iyak. Okay? Sige po ma'am, kakausapin kayo ni Odette, okay? Magandang hapon po ma'am Irish. Salamat sir, okay. Maraming salamat po talaga. Opo, opo. Maraming salamat po. Wala ka naman po ma'am Irish. Ingat po kayo. God bless po.